Hi everyone, awesome day. Have a great day to all of us. Today's content, I would like to share with you about success in our life and then how to overcome our trials and circumstances na dumarating sa buhay natin. So, i-share ko lang sa inyo on my own experience. Disclaimer lang, iba-iba po tayo ng experiences sa buhay natin. So, i-share ko lang sa inyo na gusto ko lang makapag-inspire sa iba kung ano po yung pinagdaanan ko at paano ko po napagtagumpayan mo at saka kung ano po yung narating ko ngayon. So, mag-umpisa po tayo when I was in high school. Ay, hindi na po ganun kadali yung pag-aral ko nung high school kasi yung tatay ko, may sakit na siya. And din yung ate at kuya po, nag-aaral na in college. So, parang ako yung parang naiiwan na talagang hindi ganun kagandang pinagdaanan. Kasi lahat yun, sa bukid, talagang kailangan gumagawa ako. Tanim ng palay, natuto ako mag-araro. Kasi nga, kailangan that time. Pero okay lang yun. Nakataraos din ako ng high school. Just imagine. Nag-graduate ako ng high school, guys. Na hindi ko naranasan bagong uniform at bagong sapatos. Lahat yun, pinaglumaan lang ng mga ate ko. Yung sa akin ng high school. Pero okay lang yun. Happy naman ako kasi ang isip ko noon, minomotivate ko yung sarili ko. Paano ko gagraduate ng high school? At paano ko makapag-aral? At paano ko makapagtapos? So, yun yung nasa isip ko na naging focus ko ako doon. Hindi ako nagpo-focus doon sa mga material things. So, yun. Nag-graduate man ako ng high school. And then, ng college, first 2 years, free po ako ng tuition fees sa school kasi naging scholar po ako. Pero, working student ako. Naging patulong ako for my boarding house, sa pagkain, and din sa allowance. Kasi nga, that time, parang hindi na kayang suportahan ako kasi nga nag-aaral pa yung kuya at ate ko. So, ako gumagawa ng kaparaanan para makapag-aaral. Ganun. Hindi ako pinahihinaan ng loob na sabi, hinto ka muna, huwag ka muna mag-aaral. Kailangan gagawa ko ng paraan. I have to find ways kung paano ko makapag-aral. So, awa naman ng Panginoon, hindi ko na-maintain yung grades ko ng 2 years. So, problema ko na yung pang third year ko. Paano ko pa ipagpatuloy yung pang third year college ko, pang fourth year college? Hindi ko na-maintain yung grades ko. So, kailangan ko na magbayad ng tuition fee. Pero, hindi yung grades. Sabi nga, with God, hihingi ka lang. Binigay ni God sa akin. So, I was janitor in school para malibre lang ang tuition fee ko. Diba, guys? At, naging katulong ako. Okay lang yun. Hindi ko kinakahiya naging katulong. I am proud na naging katulong. Naging katulong ako. Kasi, adaptive sa akin yun. Natututo pa doon kung paano ka tumayo sa mga sarili mong paa. Diba? And then, by God's grace and mercy, third year, janitorial ako. Pagka fourth year ko ng college, doon, as in happy ako. Kasi nakuha ako ng isang manlalaro sa school. So, libre ulit. Okay, syempre ito. Pero katulong pa rin ko. Okay lang din yun. Hindi lang yung katulong. Okay lang yun. Hindi ko kinakahiya yun. At hindi ko kinakahiya naging janitor din ako sa school during my third year. Okay lang yun na ma-experience ko yung ganun. Mararanasan mo yung pagsisikat kung paano mo marating yung gusto mo marating. Diba guys? So let's continue. So, yun guys, by God's grace, nakagraduate ko ako ng college. Yung course ko po ay Bachelor of Arts, but hindi pa ako nag-graduate that time na dapat talaga graduate na ako kasi
some instructor na kakilala ko na sa school, ina-advise nila sa akin na kuha ka ng 18 units sa education. So, instead na October yan po ako gagraduate. So, nag-graduate ako ng March kasi yung one sem ko, kinuha ko yung 18 units ng education. Tapos, yun, may awa ang Panginoon. Nakagraduate ako ng college. Pero, aaminin ko sa inyo guys, na-try ko naman din yung profession kong magturo. Pero hindi ako nag-enjoy doon. Sorry, yun nga. Kasi actually, hindi talaga yun ang gusto kong course. Pero okay lang yun. Kasi ang sa akin nga, diba, ang pangarap ko, makapagtapos lang ng pag-aaral. Kahit anong course na lang. Tinatry ko rin naman gamitin yung natapos kong pag-aaral. Pero hindi ako nag-enjoy, guys. So, parang naghahanap pa rin ako ng way kung saan nag-fit yung sarili ko. So, to cut the story short, nagpunta pa ako ng Manila. Ayun. Just imagine, guys. Lahat ng department store sa Manila, nakapagtrabaho ako doon. From SM, Isitan, Permart, Landmark, Rostans. Nadaanan ko yun, guys. Puro contractual. And then, may nakapagsabi sa akin na yung National Bookstore daw is na hiring. So, tamang-tama, pag-inog contract po ako that time sa Permart. So, yun. Papasok ko sa Permart, closing. Dumaan muna ako sa National Bookstore, nag-apply ako. Maaga lang ako humalis sa boarding house ko dati. So, nainog contract ako sa Permart. Pagkatapos noon, naging employee naman ako sa National Bookstore. So, doon nag-start ang journey ko sa National Bookstore. Kung ano po yung narating ko ngayon. Yan. So, tsaga-tsaga lang. At saka kung ano yung pinag-aaral kong struggles, problems, mga trials na dumarating sa buhay natin. Hindi po ako pinaghihinaan ng loob. Palaban po ako pagdating sa mga ganun, guys. Ayoko maging talunan. Gusto ko, I am more than a conqueror. Kasi, isa talaga niya, isa sa pinaksekreto na pinaghugutan ko talaga na alam kong hindi niya ko pababayaan. Si God po talaga. Siya lang. Siya lang talaga. Talagang hinihiling ko talaga sa kanya. And then by God's grace, ang tagal ko sa kumpanya na ito. Sa kumpanya na ito. And I love National Bookstore. Lahat ng posisyon pinagdadaanan ko. Una kong posisyon sa National Bookstore is receiving. After receiving, naging sales associates. After ng sales associates, naging cashier. After ng cashier, naging data controller. After ng data controller, naging head cashier. And after naging head cashier, naging junior assistant branch manager. And then naging senior assistant branch manager. And now, I proudly that I handle a branch here in Bohol Branch. So, yun lang ang isi-share ko sa inyo ngayon. Na kung ano man yung pinagdaanan ko na hindi maganda, hindi ko yung sinasama sa list ko. Ang sinasama ko lang sa list ko, yung magaganda. And then kung paano ko minomotivate ang sarili ko. Paano ako nagkaroon ng patience sa sarili ko. Paano ba ako magiging more than a conqueror kung nanghihina ako at sumusuko ako? Quitter never wins. Quitter never be successful. Maging failure ka man, pagdaanan mo man yun, but try again to be success, to be a successful one. So yun guys, ang isi-share ko po sa inyo about my life. So parang ano lang yun, parang konting, ano lang, slight lang sa buhay ko. So, kailangan lang natin na tayo sumuko. Go, go, go lang tayo. Kasi ang sumusuko, talunan.
hindi kahit kailan mananalo ang mga sumusuko. Yung mga hindi lumalaban, kahit kailan hindi mananalo. So, laban lang tayo. Kung ano man yung mga problems, struggles na pinagdaanan natin, mga trials sa buhay natin, yun ang naging gawin nating kasangkapan. Gawin nating tools na para gawin nating motivation. Huwag tayong magpakalugmok doon sa pinagdaan natin na hindi maganda. Kasi, laging may bukas. Diba? Pag may bukas, may pag-asa. Choice natin yun. Huwag natin piliin kung ano yung hindi maganda. Piliin natin kung saan yung maganda at saka kung saan tayo sasaya. At kung saan tayo maging komportado sa buhay natin. Diba? Huwag natin piliin yun na maging komplikado ang buhay natin. So, enjoy life lang. As long as wala kang taong sinatapakan at inaagrabyado. Go lang tayo. So, gusto ko lang i-share sa inyo about life and about success. Sabi dito, kay Maxwell na libro. Sabi dito, success is knowing the truth and accepting it. Aproba kayo doon, guys. And success also is finding a need and filling it. And then success also is facing a challenge and meeting it. Diba? Minsan, ang success natin, challenge din natin yun. Diba? And then, sabi pa dito, having a plan and following it. Kailangan din, may mga plano din tayo para maging success din naman tayo. So, yan lang yung pwede kong i-share sa inyo, guys. So, next siguro, hindi ko i-detalye. Kasi ayoko naman yung i-share sa inyo yung mga hindi magaganda. Yung maganda na lang, diba? Mag-share ka lang naman din. Yung maganda na. To inspire someone. So, yan lang ang pwede kong i-share sa inyo, guys, about myself. On my own experience po ito. So, thank you guys for always supporting on my channel, for always loving me, and always there na laging nanonood sa channel ko. Thank you guys. Thank you so much, guys. And don't forget to subscribe my channel, GPTV, and share and like. And abangan niyo po yung mga next videos ko po. Na i-upload ko. Thank you! Have a great day and have a nice day. Love you guys. Bye-bye!